What's up sa inyo dyan, mga Elite Genetics Worldwide! So, ngayong araw, i-announce na natin yung mga napili natin na bigyan ng napakalupit na crispy pata. Okay, dito lang sa channel ko makakita ng namibigay ng crispy pata. Galing yan, syempre, sa Manager's Cravings. Okay, so eto na. Ang unang-unang nagwagi ay si Ezra Boreros. Bo, papilido ko to. At ang pangalawa ay si Jonah Boreros din. Ba? Puro mga kaapelido ko pala itong mga to. Ayos to ah. Pangatlo. Coincidence naman talaga oh. Jenny Boreros. Grabe naman. Congratulations sa inyong tatlo. Puro mga kaapelido ko. Siguro hindi ko naman kamag-anak itong mga to. Pinili naman talaga ito ng mga tagapagsuri natin dito sa channel. Meron tayong mga admin dyan. Meron tayong 18 arbiter para pumili ng mga nanalo at dumaan yan sa masusing pag-iimbestiga kung sino yung mga karapat-dapat man. Puro mga kamag-anak. Teh, para sa mga nanonood po, punchline ko lang po yun. Joke lang po yun kasi si Ezra, kuya ko po yun. Yung Jonah, kuya ko rin yun. Yung Jenny, tatay ko po. So, nagjo-joke lang po ako. Sige, papaliwanag ko na rin para sa mga basher. Para po sa mga basher dyan ng mga hindi nakakaintindi ng mga bagay-bagay sa mundo, nag-joke po ako na ang nanalo po sa ating parapol ng crispy pata ay mga kamag-anak po din. So, yun po yung punchline dun. Kasi baka po hindi nyo naiintindihan. Pero sige, para mas maintindihan nyo, kasi alam ko, sobrang lalim nyo mag-isip eh. Gagawin ko na lang ah, paano bang mas malalim na paliwanag? Sige, parang multiple choice. Okay, nagparapol po ako. Ito yung scenario, tapos may multiple choice mamaya. Nagparapol po kami ng Manager's Cravings na pag ginawa nyo po itong like and share ng page, tapos in-screenshot nyo, pipili po kami ng bibigyan namin ng crispy pata. So, ano yung punchline? A, puro kamag-anak namin yung nanalo. B, sadyang tanga ka lang. C, sadyang nakukornihan ka lang talaga sa akin. Ano, huwag ka na manood. De, joke lang. Mahal na mahal kayo mga bashers na yan, yung mga hindi nakakaintindihan. Sa balang araw, maintindihan nyo rin ako. So, ngayon, i-announce natin yung mga tunay na nanalo. Okay, let's go. Unang-una ay si Topher Mission. Okay, hindi ka alam kung apelido na talaga yan o talagang may mission siya sa buhay na gustong magawa. So, number 2 na nanalo, si Lian Nicole Masungsong. Okay, number 3, si Lalaine Salazar. Okay, so antayin na lang yung message. Papamessage ko na lang kayo doon sa Manjo's Cravings para hingin yung address nyo. Tapos okay na, papadala na lang sa inyo yan through LBC. Saka marami naman pwedeng paraan paano ipadala sa inyo kahit nasaan man kayo. At enjoy nyo yung napakasarap na crispy pata niyan. Marami pang menu yan. Pwede kayong umorder dyan sa Manager's Cravings. Sobrang sarap lahat ng pagkain nila dyan, walang tapon. Para naman doon sa mga hindi nanalo, para naman sa mga hindi napili, okay, mag-aalala. Hanggat nabubuhay itong channel ko, hanggat nabubuhay ang Manager's Cravings, patuloy kaming mamimigay niyan, okay? Patuloy niyo lang yan i-like at i-share. Pag diyan umabot naman ng 10,000 likes, pamimigay ko na sa inyo yung buong Manager's Cravings. Sa inyo na yung business na yan, kasi antitindi niyo eh. Pinaabot niyo ng 10,000 likes eh. Okay, so tuloy lang kayo mag-order diyan. Hindi po sa akin na business yan, okay? Hindi po ako nagbi-business, wala po akong business. Kundi umupo lang dito sa Predator Gaming Chair na to. Yun na po yung business ko. So, dumating na sa punto guys na ang dami ko nang nakikitang basher. Sa totoo lang, nanginayang ako sa mga oras nila. Kahit hindi sa basher ko, yung basher ng mga ibang tao dyan. Nakakapanghinayang yung mga oras na ginugugol nila sa paghihate. Actually, wag nilang sa akin, wag nilang sa mga basher ko kasi ayoko silang
gusto ko untouchable sila. Ayoko silang patulan, ayoko silang... Basta kahit ano, ayoko silang galawin, ayoko silang pakialaman kasi buhay nila yun. Tsaka mahal ko yung mga yan kasi yung mga basher ko nakahit yung notification bell. Joke lang. Mahal ko yung mga basher na yan. Balang araw, sana maging subscriber ko din kayo. So, para na lang to sa mga basher ng ibang mga tao dyan. Mga content creator din. Kung hindi ka man nag-YouTube, kung ano man yung ginagawa mo, pero may basher ka. Para na lang to sa'yo. Kasi naisip ko na nasasayang yung mga oras nila. Tulad nyan, 10 minuto kang manonood ng video, tapos na bad trip ka lang, binash mo lang. Naisip ko na gumawa ng paraan para hindi masayang yung oras ng mga basher. Kasi nga, mahal ko yan sila. So naisip ko na pasahuran sila, okay? Naisip ko na pasweldohan sila. Kasi sayang, sayang yung panahon, sayang yung oras na nag-hate ka sa kapwa mo. So papasweldohin na lang kita. Sana maiisip din doon ng mga ibang tao, ng mga ibang kumpanya na pasweldohin nyo naman yung mga basher. Kasi tulad ko, sobrang tindi ng team payaman. Pati basher nila kumikita. Hey, joke lang, wala pa talaga akong kinikita. Andun pa yung pin ko sa Google, hindi pa binibigay. Mauuna pa yata yung silver play button ko bago ako makakuha ng piso sa YouTube. So, paano ang sistema ng sweldo? Siyempre, may mga iba-ibang level din yung mga basher. Ang pinakamababa dyan, kumbaga sa kumpanya, yung mga pinakamabagong employee lang nila. Siyempre, pag bago ka lang, hindi ka pa pwede mag-demand ng malaking sahod. Doon ka muna sa, ang tawag dyan, minimum. Minimum wage ka muna ng pagiging basher. Okay, ang minimum, ang requirement, kailangan yung mga comment mo yung bobo ka, tanga ka, wala kang kwentang vlogger. Yan! Yan yung mga minimum, papasawaran natin yan. Magkano ba minimum ngayon? 350-650. Yan ang mga minimum wage to, may mga centavos pa eh, no? Kala mo talaga, makakadagdag sa pambigas ng pamilya ng mga centavos na yan. Hindi, joke lang, wala akong alam dyan. Baka iba siya ako ng mga malulupit dyan sa mga financing eh. May silbi yung mga centavos na yun, no? Di, meron na. Sorry. Patawarin niyo po ako. Okay, next level ng susunod na posisyon na mas mataas dun sa unang-unang minimum wager na basher. Mas malaki yung sahod nito, okay? Ito yung mga, kailangan yung mga comment mo yung may mga kinukumpara ka na. Yung mga comment sa akin na, buti pa si ano, buti pa si Jawo, buti pa si Papa Shoutout. Sila yung mga tunay na mababait. Yan. Yan yung mga mas matataas na sahod kasi kinukumpara mo na eh. Ginagamitan mo na ng utak yung pambabash mo sa akin. Utak na... teaser na yung utak na yan. Yan, pagka ganyan na yung mga level ng pambabash mo, tataasan ko na yung sahod mo. Mas mataas ka na ng mga 100 dun sa minimum. Okay? So pangatlong level ng pagiging basher, yung pinapaalis na ako sa YouTube. Yung... wala ka namang maidudulot sa YouTube, wala ka na iaambag. Ginagamit mo lang si Kong, ginagamit mo lang ang Team Payaman. Solid Team Payaman knows. May mga ganyan pa yan, okay? So yan, kasi may fanbase ka na eh. Fan ka ng Team Payaman, fan ka ni Kong TV. So dapat mas malaki-laki yung sahod mo kasi may alam ka eh. Nanonood ka ng Team Payaman vlogs eh. So dapat, mas may knowledge ka, mas malaking sahod mo ngayon sa akin. Okay, iaamang ka talaga sa akin, Brad. So ayan, ano ba yung level? Siyempre meron dapat tayo parang manager level, no? Manager level. Meron ako nakikita ng mga comments sa akin na parang manager level. Dito dapat mas mataas yung sahod. Kumbaga ikaw yung boss ng mga basher. Yung mga comment mo dapat mga... yung mahaba. Yung sobrang haba. Tapos sa dami ko kasi nabasang mahaba, hindi ko na maalala. Pero nagbabasa ako ng comments, guys. Huwag kayo mag-alala, nababasa ko yung mga hate comments nyo. Kaya kung may mga hate comments pa kayo sa akin, i-type nyo lang ng i-type na babasa ko po yan. Yung mga comment na mga ano, yung mga... walang natututunan sa'yo yung mga bata. Punong-puno ka ng inggit sa katawan. Yung mga ganyan, dapat dyan nagiging manager. Okay, so... send nyo sa akin yung mga resume nyo, yung mga basher, para gawin ko na agad kayo ng payslip. Tapos, start na kayo! Pag-upload ko ng video na to, sa comment section, start na kayo ha. Proper uniform, kailangan ayusin yung uniform nyo. Yung pangtalongkis ng mga damit, yan yung mga damit ng mga basher. Hindi, joke lang. Ayan, so ayun na, patas na tayo sa lahat. Para hindi sayang yung effort nyo sa pambabash. Kasi lagi nyo sinasabi, gumagawa kami ng ganito para lang sa pera. O di yung ginagawa nyo yan, lagyan na rin natin ng pera, okay? So, send nyo sa akin yung resume nyo, by data. Pag-upload ng video na to, start na kayo. Trabaho na agad kayo sa comment section. Meron na akong HR, gumawa na ako ng team.
Gumawa na ako ng financing na team para sustentuhan kayo, para may sahod na kayo. Okay, let's go! Ito naman yung huling gusto kong pag-usapan. Napansin ko lang kasi na nag-trend yung content wars nung Team Payaman. Merong history kasi yan, guys. Pero medyo maiksing history lang, brief history lang kung bakit naisip yan ni Kong Team. Alam niyo kung bakit? Kasi napanood nila yung toy review ko eh. Wala na pong punchline, guys. Yun na yun. Hanggang sa muli, mga Elijah Natics. Worldwide!